isang nakakagulat na balita nga ang inilabas ng ABS-CBN News, gayon din ng The Manila Times, The Philippine Star at iba pang lehitimong news website ang pagpanaw ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Noynoy Aquino III ngayong araw ng Webes, June 24, 2021. Noy ay matagal nang naghihirap sa iba't ibang uri ng karamdaman mula pa noong 2019. Siya ay sumasailalim sa dialysis for at least 5 months at kamakailan lang din ang sumailalim ito sa isang operasyon sa puso. Ayon sa report ng The Manila Times ay ang former Interior Secretary na si Manuel Rojas II ang nagkumpirma ng balitang ito. Ayon sa statement ni Mar Rojas, Pinoy R.I.P. was rushed to hospital early this morning and passed after efforts to revive failed. Please pray for him. Salamat. Ayon sa mga naunang report, isinugod umano si Noynoy sa Capitol Medical Center sa Quezon City ngayong umaga ng Webes sa hindi isiniwalat na kadahilanan. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Noynoy ay pumuto umaga pa lamang nitong June 24. Na nanggaling umano sa isang senador na nag-request ng anonymity dahil ayaw niya sanang unahan ang official statement ng mga kaanak ni Noynoy sa pag-aanunsyo ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Si Noynoy ay ang kaisa-isang anak na lalaki ni na late President Corazon Aquino at former Senator Benigno Aquino Jr. Siya ay ipinanganak noong February 8, 1960. Naunang napag-usapan ng health condition ni Noynoy noong December 2019 nang ma-confine ito sa ospital sa Makati sa loob ng isang linggo para sumailalim sa medical check-up. Si Noynoy Aquino ay nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula taong 2010 hanggang 2016.